Sa kanyang talumpati sa Philippine Women Judges Association anniversary kahapon, biniro ni dating Pangulong Estrada sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Associate Justice Teresita De Castro. Isa si De Castro sa lumitis at nag-convict kay Estrada noon sa Sandigan Bayan. Natanggapin ito agad. Kaagad-agad. Baka maisyal ako ng maharap sa pares. Sabi ni Erap, trabaho lang at walang personalan. Tutal, nung panahon na yon, wala naman siya sa pwesto. Dito niya inumpisahang biruin ang naka-leave na si Sereno. I bear no grudges or bitterness today. Because I firmly believe that she and the other members of the court were just fulfilling their duty. Besides, while in detention, I had my wellness leave. There is another pending impeachment. I was the pioneer of this impeachment trials. Si Batangas Congresswoman Vilma Santos Recto na ang kasunod na magsasalita pagkatapos ni Sereno. Nagulat siya nang biglang sagutin si Sereno ni De Castro. So miski ako talagang napahinto din. Di ko alam kung tatayo ako o upo ako. So all the while meron na akong tension sa sarili ko. Kwento ni Kong V. Kitang-kita niya ang reaksyon ng audience. Yan ang dahilan kaya napa-adib siya sa speech at nakalimutang batiin ang mga dapat niyang batiin. Excited pa naman siya dahil nga mga wes at mahistrado ang kaharap niya. Ay, salamat. Nadinig ko naman kayong tumawa. Kanina pa po ang bigat-bigat ng loob ko. Pwede mo ba kwentuhan na lang tayo? Just to make the environment and the ambiance more lighter and fun. Pinag-usapan sa social media ang larawan ni CJ Sereno at Congresswoman V kasama ang ibang nagpapapicture habang seryoso ang mukha ni Justice De Castro. Kinuwento ni Kong V ang kanyang nakita dahil nasa gitna siya ni Sereno at De Castro sa presidential table. Wala naman akong nakita na ano naman na nag-usap sila or literally nag-isnaban din harapan. Wala naman ganun. Unless, ewan ko nga anong nangyari doon sa may podium. Para kay Kong V, mabigat dalhin ang nangyari sa Korte Suprema. Sa mga larawan, halatang iniiwasan si Sereno ng mga kasama. I feel frustrated. I feel, especially Women's Month, pareho pang mga babae pa itong nasa sitwasyon natin ganito. And then, hindi pinag-uusapan pa natin dito, Supreme Court. Itong isang sa pinakamabigat na branch ng gobyerno. Pinag-aaralan na ngayon ni Congresswoman V kung anong boto niya sa plenaryo pagdating ng committee report na pagbobotohan sa Miyerkules. RG Cruz, ABS-CBN News.